Pwede nga ba natin mapakinabangan ang 16 Psyche asteroid na sa tansya ng mga eksperto ay nagkakahalaga ng 10 quintillion US dollars? Or better yet, hindi na nga ba maghihirap ang mga tao sa Earth kung ito ay mamimina natin? Sobrang interesado ang NASA dito, hindi lang dahil sa halaga ng mga material na meron ito, kundi dahil mayroong something special ang 16 Psyche na makakadagdag sa kaalaman natin tungkol sa kaila-ilaliman ng ating planet Earth na imposibleng marating ng kahit anong sasakyan o kagamitan para mapag-aralan. Kaya naman mayroon ng NASA mission na naktakdang bumisita sa 16 Psyche. Huwag kayong bibitaw hanggang sa dulo ng video info meets dahil marami kayong malalaman hindi lang tungkol sa Psyche at sa mission papunta dito, kundi pati sa future ng pagmimina ng asteroid. Sa buong kasaysayan, ang 16 Psyche ang ika-16th na asteroid na nadiskubre. Ang Italian astronomer na si Annibale de Gasparis ang nakadiskubre nito noong March 17, 1852 at ipinangalan niya ito sa diyosa ng kaluluwa sa Greek mythology na si Psyche. Sa mga nagdaang panahon, napag-aralan ng mga astronomers ang Psyche gamit ang mga datos mula sa iba't ibang telescopes gaya ng Atacama Large Millimeter Array o ALMA at Very Large Telescope na parehong nasa Chile, gayon din mula sa bumagsak na Arecibo Telescope sa Puerto Rico at pati sa Hubble Space Telescope. Base sa mga ito, ang korte ng Psyche ay parang patatas. Ang diameter nito ay mga 226 kilometers, pang-17 siya sa mga pinakamalalaking nadiskubre ng asteroids at ang layo niya sa Earth ay mga 634 million kilometers. Umiikot ang Psyche sa araw sa orbit na nasa pagitan ng Mars at Jupiter sa rehiyon na tinatawag na asteroid belt. Ang layo nito sa araw ay mga 3 beses na mas malayo kaysa sa layo ng Earth sa araw. Inaabot ng 5 Earth years bago makumpleto ng Psyche ang isang ikot nito sa araw, pero mga 4 oras lang para makumpleto nito ang isang ikot o rotation sa kanyang axis. Kumbaga, ang isang araw sa Psyche ay 4 Earth hours lang. Klinasipika ang Psyche na isang M-type asteroid. M, ibig sabihin ay metallic, o ang malaking bahagi nito ay gawa sa metal. Ang mga M-type asteroids ang pinakamadalang sa lahat ng klase ng asteroids. Mga 8% lang sila at ang Psyche ang sinasabing pinakamalaki at pinakametallic sa kanilang lahat. Ang pinakamarami ay ang C-type o carbonaceous asteroids na mga 75%. Carbonaceous, ibig sabihin mayaman ito sa carbon. Ang 17% naman ng mga asteroids ay ang S-type o silicaceous asteroids. Ibig sabihin, binubuo ito ng mga silicate materials. Ano naman ang koneksyon ng Psyche sa kaila-ilaliman ng Earth? Ang buhay sa Earth ay nagpapatuloy dahil sa dalawang pinanggagalingan ng init. Ang isa ay ang araw, at ang isa ay ang init na nanggagaling sa ilalim ng ating tinutungtungang lupa na siya ring nagpapagalaw sa mga tectonic plates. Matagal na nating alam na ang ating core o ang pinakagitna ng Earth ay gawa sa metal, pero hindi natin ito mapuntahan para masiyasat. Sobrang malabong mangyari ang journey to the center of the Earth. Buti pa nga sa ilalim ng dagat ay kayang pumunta ng mga underwater vehicles sa pinakasahig nito. Pero ang butasin ang matigas na crust papunta sa kaila-ilaliman nito, kung saan ang temperature at pressure ay pataas ng pataas habang palalim ng palalim, imposible. Sa inner core, ang temperature ay aabot na sa 8,000 degrees Celsius. Mas mainit pa ito sa temperature ng surface ng ating araw. Ang pinakamalalim na nahukay sa buong kasaysayan ay 12.2 kilometers sa Kola Super Deep Borehole sa Russia. Kaya sa maraming taon, ang hinahanap ng mga scientists ay isang metallic asteroid na kapag napuntahan ay parang napuntahan na rin natin ang core ng Earth. Naniniwala ang mga scientists na ang 16 Psyche asteroid na isang metallic asteroid ay ang naka-expose o lantad na piraso ng metal core ng isang planetang hindi tuluyang nabuo noong bata pa ang ating solar system. Hindi nabuo dahil sa mga bayolenteng pakikipagbanggaan nito sa ibang mga objects sa space na siya ring sanhi ng pagkawala ng crust at mantle nito. Ito talaga ang gustong makumpirma ng NASA sa paglapit ng Psyche mission sa 16 Psyche asteroid. Kapag nagkagayon,
para na rin nating nakita ng malapitan ang core ng mga solid na planeta gaya ng Earth para mapag-aralan. Tsak pati ito sa mga astronomers. Gamit ang mga dadalhin itong high-tech na instrumento kasama rin sa pakay ng Psyche mission ang malaman kung gaano nakatanda ang Psyche at kung ano ang itsura ng surface nito. Bagamat sa mga pag-aaral ay nakitang posibleng mayaman ang Psyche sa iron, nickel, gold at platinum, iba-iba ang lumalabas na resulta sa mga obserbasyon ng mga astronomers. May isang pag-aaral na sinabing gawa lang sa bato ang Psyche at mayroon lang itong layer ng metal. Pinabaan tuloy ng ibang scientists ang halaga nito sa $11.65 trillion. Napakalaki pa rin ito kung tutuusin, pero hindi kasing kamangha-mangha ng $10 quintillion. May ibang kumalkula na ang presyo nito ay $700 quintillion. Kung tama ang estimate na ito, aba, kayang makatanggap ng $93 billion ng bawat isang tao sa mundo. Pero may mga nagsasabi namang ang halagang iyan ay para sa lahat na ng material na makukuha sa lahat ng asteroids sa asteroid belt. Yung obserbasyon gamit ang Hubble Space Telescope ay nagsasabi namang solid na solid at gawa sa purong nickel at iron ang Psyche. Para wakasan na ang pagkakaiba-iba ng mga resulta at malaman ang tunay na komposisyon ng Psyche, mahalaga talagang maobserbahan ito ng malapitan. Kaya ito ang nais maisagawa ng Psyche mission na isang unmanned robotic spacecraft. Ibig sabihin ay wala itong kasamang astronaut. Sa unang plano ay nakapag-launch na sana ito noong August 2022, pero dahil sa mga problema ay na-delay at hindi umabot ang Psyche team sa kanilang target na schedule. Muntik pang ma-cancel ng tuluyan ang misyon, pero matapos na i-review ito ng isang independent group na kinomisyon para maimbestigahan ang delay, inanunsyo ng NASA na sa October 10, 2023 na ang bagong launch date. Magli-lift off ang Psyche spacecraft sa ibabaw ng SpaceX Falcon Heavy rocket mula sa Florida. Dadaan ito at lalapit sa planetang Mars sa 2026 para sa isang gravity assist na magpapabilis at tutulak dito papuntang Psyche asteroid. Makakarating ang spacecraft sa orbit ng asteroid sa August 2029. Daladala nito ang mga camera na kukuha ng mga litrato ng Psyche, mayroon ding instrumentong tinatawag na gamma ray at neutron spectrometer na susukat sa komposisyon ng Psyche para malaman kung anong mga elements ang naroon. At mayroon itong magnetometer para ma-detect kung may naiwang magnetic field sa Psyche. Kasi kung mayroon nga, isa itong malakas na indikasyon na tama ang teorya ng mga scientists na isa nga itong core ng hindi na buong planeta. Ang teknolohiyang gamit ng spacecraft para sa thruster nito ay tinatawag na Hall Effect Thruster Technology at ito ang unang pagkakataon na gagamitin ito sa deep space. 5 beses itong mas efficient kaysa sa karaniwang mga rockets dahil mas kaunting fuel ang kailangan nito para makarating sa destinasyon. Ang propellant na gamit nito ay ang gas na xenon. Para naman sa kuryente na magpapatakbo sa thruster, gagamit ito ng 5 fold-out solar panels. Bago ito na delay, ang tinatansyang gastos ng Psyche mission ay mga $985 million. As of June 2022 ay nasa $717 million na ang gastos. At dahil sa delay, inaasahan ng madadagdagan nito at lalagpas sa naunang estimate. Pero sa halaga naman ng impormasyon na pwedeng madiskubre sa Psyche asteroid, sulit ang gastos na ito. Kung mapatunayan ng misyon na mayaman nga sa iron, nickel, platinum at gold ang Psyche, pwede ba itong mamina at mahakot sa Earth para naman mapakinabangan natin? Asteroid mining ang tawag dyan at sa ngayon ay 2 beses na itong nasubukan, hindi para pagkakitaan ang material na nakolekta kundi para pag-aralan. December 3, 2014 nang lumipad ang Hayabusa 2 mission ng Japan Aerospace Exploration Agency o JAXA upang mangolekta ng sample mula sa isang near-Earth asteroid, ang 162173 Ryugu asteroid. Ang Ryugu, na isang C-type o carbonaceous asteroid, ay umiikot sa araw sa orbit na nasa pagitan ng Earth at Mars. Nakarating ang Hayabusa 2 sa Ryugu noong June 2018. 2 beses itong nanguha ng samples mula sa magkaibang lokasyon, isa noong February 2019 at isa noong July 2019. Noong December 2020,
2020, nakabalik sa Earth at naglanding sa Australia ang Hayabusa 2, dala-dala ang mga 0.5 grams na sample mula sa Ryugu. Hindi man kasama sa misyon ng Hayabusa 2 ang pagkakitaan ang material mula sa Ryugu, gusto kong banggitin na ang mga material na pwedeng makuha dito ay tinatantiyang nagkakahalaga ng $82.76 billion ayon sa Statista.com. Kung ito ay miminahin, pwedeng kumita dito ng $30.08 billion. Tanggal na ang gastos sa pagmimina. Ang pangalawang asteroid mining ay isinagawa ng OSIRIS-REx mission ng NASA na nag-launch noong September 2016. Ang target nito ay ang asteroid 101955 Bennu na hindi lang isang near-Earth asteroid kundi klasipikado pa bilang isang potentially hazardous object. Ito ang pinakamataas na rating na nakalkula sa Palermo Scale na sumusukat ng potensyal na pangadib ng pagbagsak ng isang near-Earth object. Ayon dito, may pinakamataas na panganib na tumama sa Earth ang Bennu sa September 24, 2182. Isa ring C-type o carbonaceous asteroid ang Bennu. Nakarating sa Bennu ang OSIRIS-REx noong December 2018. Nag-touchdown ito para kumuha ng sample noong October 20, 2020. Inaasahang makakabalik sa Earth ang OSIRIS-REx dala ang sample sa September 24, 2023. Tinatantiyang mga 400 grams hanggang 1 kilogram na sample ang maiuuwi nito. Ayon sa Statista.com, mga $669.96 million din ang halaga ng material na pwedeng mamina sa Bennu at ang pwedeng kitain dito labas na ang gastos ay mga $185 million. Hindi ito ganoon kalaki kumpara sa Ryugu at Psyche, pero gayunpaman, ang importante ay matagumpay na na-demonstrate ng Hayabusa 2 at OSIRIS-REx missions na posibleng makakuha ng mga material buhat sa mga asteroids at maiuwi sa Earth. Para sa komersyal na hangarin, may mga kumpanya nang nagpakita ng interes na subukan ang asteroid mining noon pang 2012 gaya ng Planetary Resources at Deep Space Industries noon namang 2013. Kaya lang ay pareho silang nagkaproblema sa pondo at hindi na nakapagpatuloy. Nitong Enero lang, ngayong taon 2022, ay itinatag ang pinakabagong asteroid mining company, ang Astroforge. At pakinggan nyo ito, Infomates, isa sa founders ng Astroforge at siya ring chief technology officer nito ay isang Pinoy, si Jose Acain. Dati siyang deputy chief engineer sa SpaceX at ang co-founder niya na si Matt Gielich na siya ring chief executive officer ay dati namang software manager sa Virgin Orbit at Virgin Galactic. Ang unang target nilang minahin ay mga asteroids na nagtataglay ng mga metallic elements na kabilang sa platinum group metals, ang platinum, osmium, iridium, ruthenium, rhodium at palladium. Ayon sa kanila, maraming gamit ang mga metal na ito at mataas ang demand pero limitado ang supply. Isa pa, ang pagmimina ng mga material na ito dito sa Earth ay nakakasira ng kalikasan at nagdudulot ng sobrang polusyon. Kung pumalya man ang mga naunang asteroid mining companies, malaki ang kumpiyansa ng Astroforge na magtatagumpay sila dahil kaya nilang pababain ang gastos ng pagpunta sa space at pagbalik ng material sa Earth. Para sa kanilang mga misyon, sasamantalahin nila ang commercial space technology na nariyan na. Nagde-develop sila ng mga maliliit na spacecraft na pwedeng makisakay o makiride-share lang sa mga rockets ng SpaceX na bukas sa pagtanggap ng maliliit na payload para sa mas murang halaga. Ang maliliit na spacecraft na ito ay mga CubeSats na ang sukat ay mga 10 centimeters lang sa bawat side. Nakapag-develop rin ang Astroforge ng tinatawag na material refining technology na gagamitin nila para mag-extract at magproseso ng material mula sa mga asteroids. Na-test na nila ito sa laboratory at sa February 19, 2023, nakabook na ang Astroforge para makiride-share ang kanilang CubeSat 6U sa SpaceX Falcon 9 rocket upang matest ito sa space. Mukhang gumaganda ang future ng asteroid mining, lalo pa kapag nag-operate na ang Starship rocket ng SpaceX, lalo nang mas madaming material ang kayang maiuwi sa Earth dahil ang payload capacity o kaya nitong bitbitin ay kasing bigat ng 100 metric tons. Para sa pagmimina ng 16 Psyche asteroid, isang eksena ang nakikita ng mga eksperto.
ang pagpapadala ng Starship sa Psyche na may dalang mga mining robots. Magla-landing ang mga robots sa Psyche upang magmina ng mga mamahaling material habang nag-o-orbit naman ang Starship. Dadalhin ng mga robots ang nakuhang material pabalik sa Starship na siya ring mag-uuwi nito sa Earth. Medyo malayo pang maisakatuparan ang lahat ng ito sa prediksyon ng Citigroup, isa sa pinakamalaking multinational financial corporations. Pagdating ng 2040 ay kaya nang kumita ng $100 billion bawat taon ng industriya ng space mining, hindi lang sa pagmimina ng mga asteroids kundi pati na rin sa buwan. Kapag nagkagayon, bukod sa pinansyal na kita na sana ay mapakinabangan nating lahat, malaki ang magiging bawas sa polusyon at pagkasira ng mundo na naidudulot ng pagmimina sa mga bundok at karagatan dito sa Earth. I truly and sincerely appreciate all your likes and comments at maraming salamat sa pag-subscribe ninyo. If you want to further help support this channel, please do so by clicking the thanks button below. Thank you so much, Julie Wisconsin, Travel with Christian, Penning Cherokee, Edgar De Castro, and Black Whites for showing me your appreciation through Super Thanks. Para sa ating biglaang guest the topic, congrats and special shout out to Leon Guzman and Jay Manalo dahil yung hula nyo ay halos eksakto sa topic natin. Ang galing nyo! Congrats din sa lahat ng humula ng asteroid at shout out sa 36 na isinulat ito sa comment. Maraming salamat sa lahat na nag-participate sa ating munting katuwaan. Ingat kayo lagi, InfoMates! Thank you for watching! God bless!